Kitang-kita po talaga ang sanlibutan, ano? Parang tuwang-tuwa at obvious na obvious. Si Satanas, ang pinupo mo. Grabe, grabe ko. Ang mga Kristiyano, kung walang gagawin, makikisa na lang pa tayo sa mga ganito. Hindi naman tayo ganit ang may sumay. Bakit gusto-gusto na maraming magtawag ng sumay sa puto? Pag natupad na yun, nagkaharap mo na mismo si Satanas doon sa kaharian niya, baka saka mo pa gustong alisin. Hindi na po pwede. Alam niyo ang panahon ngayon? Grabe. Kung alin pa yung naglagay na talaga ng obvious, kitang-kita na yung identity. Ito ang kuha ng mga tao. Bumata lang. May drama siya pang dalaga. Sumasayaw, naghihiyawan yung nasa likuran. Grabe. Kaya po sa atin, mga mananampalataya, aware po tayo. Privilegio po ang sumamba sa Panginoon. Bakit hindi ka sasayaw po ang gagawin magpara sa Panginoon? Amen! Praise God! Nare-remind po tayo, gawain po ng mga kabataan, last Sunday na po, nitong March, gawin ng Panginoon, supportahan po na sa gaganapin po niya doon sa San Mateo. Sabi pa naman siya ng San Jose, pero medyo kaharap na ang Rizal. Pero sako pa siya ng San Jose. So last, ano po yan? Last Sunday po yan. Okay? Tayo po ay patuloy nagpaanyaya. Mga gawain po natin, Miyerkules at Biyernes. Masaya po ang talagayan po natin noong Friday. Yan. So, kauugawan po natin ang mga sulod na kabanata. Okay. So, ni-encourage po natin para maranasan niyo po, matik po kayo. Biyernes po. Maganda po ang talagayan po natin. Okay. Mayroon po tayo mamayang hindi na po natin makakahamain. No? Ay, nag-prepare ba para sa okay. Sukurin na pangin. Yan. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Salmo. Mga awit. Anim na po tatlo, talatang una hanggang walo. Okay, andyan na tayo. Sundan niyo po ako. Sabi po dito, parang ang taas yan. Verse. Hang on. 63 verse 1 hanggang 8. Sundan niyo po ako. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw, ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuwaryo ikaw ay aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita o Diyos at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na nasisiyahan, magagalak na umawit na magpupuri o papuri iaalay. Verse 6, laman ka ng gunita ko samantalang naihimlay. Magdamag ng palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwi na, kaya sa aking pagkukong ligaya ko'y awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lamang mananalig, kaligtasan ko'y tiya dahil sa iyo nakasandi. Sandali po tayong manalangin. Ama, salamat sa privilege ko pong muli. Ang oras na ito, lubos po namin, ay sinataan sa iyong kapangyarihan.
sa iyong pagkilos, Panginoon. Lord, instrumento lamang ang iyong ito. Ikaw po ang dapat maitaas at ibinababa ko po. Salamat po sa biyayang ito, Panginoon. Sa pangunguna at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, ikaw po ang kumilos sa aming kalagitan. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Okay. Kanina lamang ay napag-aralan natin sa Sunday School po natin. Ang aklat ng mga awit ay marami pong mga author nito. Subalit isa sa maraming sinulat ay si Haring David. Okay. Dito po sa binasa po natin, napakaganda pong panglawakan o tingnan po natin paano si David nagkaroon ng grabe po ang kanyang pagnanais na maranasan ang presensya ng Diyos. Sabi niya, lagi kong hinahanap. Sabi niya, ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ang tangan. Para akong to yung lupa na tubig ang siyang hanap. Ilan sa atin ang may kagalakan o kauhawan sa presensya ng ating Panginoon? Sige nga po. Magsabi ng Amen. Amen! Amen. Praise God! Pag-aralan po natin, kung tayo po ay nauuhaw sa presensya ng ating Diyos, tingnan natin, ano ba yung dapat karanasan na meron ka para masabing tinauuhawan natin ang presensya ng Diyos. Nakabase po ba ito sa anumang nangyayari, sa sitwasyon sa paligid, o yung pakiramdam natin? Saan ba nakadepende? Bakit kinauuhawan ni David ang presensya ng Diyos? Sabi niya, itong aking kaluluway tunay na nasisiyahan, magagalak na umawit ng papuri ni Amal. At sabi niya, dadalangin akong mga kamay ko'y nakataas. So yung po palang pagtaas ng kamay, isa po siya sa sign na yung ibinigay mo yung best mo para sa Panginoon bilang pagkilala kung sino ang Diyos sa buhay. Sabi niya, hayaan mong sa santuwaryo, ikaw ay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita o Diyos at pararangan. Ilan lamang ito sa mga karanasan ni Haring David kung bakit napakalalim po ang kanyang desire na maranasan ng Panginoon. Imbestigahan po muna natin. Ano bang meron sa tagpong ito, yung panahong ito, nung tinawid po ito ni Haring David, ano yung sitwasyon sa paligid? Ano yung kalagayan ng kanyang buhay? Inawit po niya ito, hindi pa po siya hari sa Israel. Hindi po siya umupo bilang hari. Pero, binuhusan na po siya ng langis upang maging hari sa Israel. Ito po'y aktual po nito, nung si Hari David po ay nagtatago po siya doon sa bulubundong ng Buda, sa panahon pa po yan ni Haring Saul. Ano po? Doon sa unang Samuel, kapitulo 23. Habang siya po ay binuhusan ng langis ni Propeta Samuel, alam ni Haring Saul na si David o ang David na ito ay susunod na maghahari sa kanya. At inalis na ng Diyos ang paghahari ni Saul noong time na yun. Ang kasunod nito ay inuusig niya ng labis si David, bagamat si David noong time na yun ay naging tagapaglingkod niya. Ano ho?
Natakot si Saul na ang David na ito ay iyang dahilan kung babagsak ang kanyang pamumuno. So ang ginawa po ni Haring Saul ay inusig niya si David. Nais niya itong patayin. Ilang beses niyang pinagtangkaan. Subalit ang David na ito ay iniingatan ng Diyos sapagkat siya ay inilaan ng Diyos para maghari sa Israel. Sa madaling sabi po, sa kanya pong pagtakas kay Saul, nakarating po siya kung saan-saan para iwasan na hindi po niya mapagbuhatan ng kamay. Sapagkat kinikilala po niya na si Saul na kanyang Panginoon o pinaglilingkuran niya bilang Panginoon niya ay ang Diyos ang pumili kay Saul. Ayaw niya itong pagbuhatan ng kamay. So tumaga si David, nagtatago hanggang sa nakarating po siya doon sa ilalim ng guha. Ito po yung senaryo. Hindi po halos si David makalantad sapagkat sabi ni Saul, susuyurin niya ang buong Huda para mahuli si David at makakatay. Sa kalagayan po ito, si David po, pagamat siya ay napakatindi po ang pinagdaanan niya ni Hari David, ni David, siya po ay naninirahan sa ilalim ng kuweba. Ano po? Ito po, inamin po niya ang awit na ito. Sabi ni David, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang buhaw kong kaluluwa ay lagi ikaw ang hangad para akong po yung lupa na tubig ang siyang tulis. Kanina tinatanong po natin, kailan ba dapat mararanasan natin na kauhawan mo ang presensya ng Diyos? Sabi natin, yung sitwasyon ba? Yung sirkumstansya pa sa buhay nagsasabi? Sagana marahil, ito ba ang maging daan? Kaya dapat nating hanapin o pasalamatan ang Panginoon? Si David po kakaiba. Nasabihin po siya ng kamatayan, hindi po siya makalantan. Natatakot, nanangamba. Mainam pa nga po talaga kung ang turing po talaga niya kay Saul ay kalaban niya. Ang masama, siya lang ang inari, kalaban ni Saul. Subalit hindi kalaban, ang turing niya kay Saul. Kaya wala siyang magawa, umiwas na umiwas sapagkat ayaw niyang pagbuhatan ng kamay ang ginira ng Diyos. Dumating pa nga po sa punto na habang siya ay nagtatago na nagtatago, ibinigay na ng Diyos yung pagkatatao na si Saul ay pwede niyang pagbuhatan ng kamay at mapatay. Actually, yung mga kasama ni David, nag-aapura na, ibinigay na ng Diyos ang iyong kalaban, maaari mo na siyang kitkit na ng buhay. Alam niyo sabi ni David, paglapastakan sa Diyos, kung ang binirang niya ay pagbuhatan mo ng kamay. Lumapit siya ng palihim sa likuran ni Saul. Tinastas niya, pinutol na yung bahagi ng kasuotan ni Saul. At nang si Saul ay lumabas, tinawag niya ito, kamahalan, nagpapatirapan siya. Kung sa tingin po ninyo, kayo ay nais kong pagbuhatan ng kamay, ito po yung katibayan. Kung talaga nais ko kayong patay, kanina pa. Dahil kung natiraso ko ito sa iyong kasuotan, magagawa ko rin kayo. Ang sitwasyon po ni David, habang siya po ay nasa sitwasyon na hindi makalantad, nagtatago, umiwas ng umiwas, tingnan niyo po ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, habang ako'y nabuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Anong sitwasyon? Hindi makalabas. Walang halos makakain. Nasa pulupundo niya. Inaw, lamig, gutom, tunila. Pero ang kaniyang pangalan, ang kaniyang pagnanais na sumamba sa Panginoon, ni Katiting ay hindi po nababawasan.
sanlibutan, napakadaling magayang po tungo sa kapahamakan. Sumasayaw, nagihiyawan po. Manampalataya, mga Kristiyano, minsan nagiging exclusive po tayo. Ipopromote po natin ang Diyos sa buhay po natin. Pinamagatan po natin, bakit dapat kaugawan natin ang presensya ng Diyos? Bakit dapat natin kaugawan? Si David, marami tayong mababasa na patungkol sa kanya pong awit na kung saan ito'y naghahayag ng pasasalamat ng kadakilaan ng Diyos. Sapagkat hango po ito ng kanyang personal na karanasan kung paano ang Diyos sa buhay niya na kahit kailan sabihin pa ng kapahamakan ng kamatayan, damang-dama po niya ang pagsama ng Diyos. Damang-dama niya ang presensya ng Diyos. Naalala niyo po, sa panahon po ng punong pari sa Israel, si Eli, sa panahon ni Eli, nilusog po ang Israel ng mga Filisteo. Alam ng mga Filisteo na nagpapalakas sa Israel dahil kasama po nila ang kaba ng tipan ng Diyos. At alam nila na nandoon sa kaba ng tipan ng Diyos at doon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nung nilusog po nila sa panahon ni Eli ang Israel, natalo po ang mga Israelita, dinala po nila pag-uwi nila ang kaba ng tipan. Nung umupo